nung nakarang araw pa nila binabanto against against Galaxy Esports para sa side ng Next Play. I guess malakas kasi din magkatarina yung may malakas magkatarina sa kanila para sa side ng DXR and not really ganun ka-threat-threat pero Next Play Esports parang sarap sa feeling na Next Play Esports nire-respect bad yung Katarina against DXR kasi meaning parang ano eh nakikita nila as potential ito, oh. Oo, potential para sa team na to na mamate-threat tayo ito yung maging simula ng downfall natin so they are banning this Katarina and also the Galio ever so ever lagi naman yung ban if not take and si Icarus this is a Camille Icarus again makikita natin again Icarus magaling naman siyang pumili ng kanyang target talagang sok pa pa sa bulsa kung sino man yung kanyang unang target talaga na pa-importante sa side ng kalaban. But then again, they are forgetting about Jashi, the Lee Sin dito ni Jashi. And yep, a Gragas coming from the side ng Next Play Esports. Yep, Gragas and to counter mismo yung Hextech Ultimatum no, para dito sa kay Icarus. And while Galaxy Racer, they will pull off the Kaisa and the Brom, the duo Calvario para dito sa Dragon Lane natin. Pero siya isa sa mga pinapwedeng pang-counter sa isang Baron Lane pag walang Akali, walang iba kundi the Fiora ni Arisen dito for the side of Next Play Esports. There's still a lot of champions na pwedeng i-pick, especially the Ziggs. Speaking of Ziggs, eto na yung Ziggs natin for the side of NXP. So we can say na walang ADC na ipipick etong NXP, more on push strat and the objectives. And gaya nga na sabi natin, Yasumiao, boy, marami pang champion na open dito, especially yung A-Soul ni AC, no? Yep. Yep, and meron pa tayong sa side ng Next Play dito, ang kulang na lang nila is champion dito ni Disaster kung hindi nila i-baron lane or hindi nila i-jungle. Kasi andun eh, may baron lane na may jungle na. So Disaster Hero na lang nga ba to? Oh, Draven. So this means Gragas will be a Gragas support. Oh, Gragas no, support. Para kay Disaster. Nakita na natin yung Gragas support. Though, sabi nga natin na mas effective sana kung ang Gragas is going for the Baron lane or jungle or even mid lane to maximize nga din yung burst damage potential ng isang Gragas dun sa kanyang mga skills dito. But then again, this is Next Play. They're going for a gas support nga for Disaster habang aalagaan dito si Draven. And the rest of the teams, they have Fiora and Joshi as well. But GXR, still having that, sabihin natin, signature hero na rin nila to, A-Sol. I believe sila lang yung nag-A-Sol. Oh, if I'm not mistaken, lang, si GXR lang talaga yung nag-A-Sol dito. Oh. And also, they have the Pantheon. Bertie, ano masasabi mo dito sa Pantheon? Grabe, maganda yung pagkakapick ng Pantheon dito. Kung papansin mo, Yasumiya, more on rotation ang Galaxy Racer because of the Aurelion Soul na meron sila sa line. And sama mo pa dito ng Pantheon, no? And dalawang champion na ito, mabilis itong rumotate, especially pag level 5 na sila sa ating mapa. And we can say na if ever na merong engagement sa other lanes, etong dalawang players sa to pupunta kagad sila doon and they will try to cover up doon mismo sa mga teammates and pero kasi ang nakikita ko kasi dito yung gameplay kasi ni JC. Si JC kasi yung A-Soul na hindi talaga usually rumorotate sa mapa natin. More on farming ang ginagawa niya. Naghihintay siya magkaroon ng 2 core items bago siya sumama sa mga clash and meron din siya mga times na hindi tumatama yung surge or yung mismong Milky Way dun mismo sa kalaban. So, feeling ko yun din yung magiging factor kung bakit din sila matatalo if ever na mangyari ulit yon dito sa series natin. And we know naman, NXP, malinis din to tumabaho. And with this kind of composition, no, they have the counter-initiate mula dito sa kay Disaster as a Gragas. And a late gamer late gamer Oze, no, yung Draven natin. More on na rin tayo ang NXP Yasumiya. More on objectives din talaga sila using the Ziggs. Yep. Talagang trabaho lang kung trabaho. Put some pressure dito sa Gali Racer. Pero we don't know kung ano ba ang mangyayari dito sa game number 1 natin. Dahil this is gonna be a best of 3 series at ang ating huling laro para sa North Luzon. Yasu, ikaw ba? Tingin mo ba? Objectives ba ng NXP or rotation ng Galaxy? Well,
Depende sa Galaxy to actually. Na NXP bayad na yun eh. Galaxy na. Racer kailangan nila mag-step up kasi nga kung ang sabi mo rotation ang kailangan nila dito, then so be it. Yun ang kailangan nilang gawin since yung composition nila is nagro-rotate nga. I mean, nagro-rotate sa rotation, men, nakabase sa rotation. So if hindi nila gagamitin yung advantage na yon with this composition, men, sila yung mapapanish at mapapanish talaga dito ng next play. They have the Pantheon, they have the Azol, and the Camille as well. Andun yung shh. But kung hindi ka makaka-catch, may, paano ka makakahuli? So, hindi ka nga nakaka-catch. So anyway, it all depends para sa rotation talaga ng side ng Galaxy Racer. Andun na yung Kaise. Kasi with this composition, itong tatlong to, Camille, Pantheon, and Azol, kailangan nilang mag-create ng space para kay Kaisa. And Kaisa, we all know na hindi lalakas tong Kaisa unless mag-scale talaga, unless mag-online siya with the items, ma-evolve niya yung mga skills dito. They have to make a way, they have to make time and space para dito sa kanilang ticking time bomb or else talagang ipapanish sila dito ng Next Play Esports. Durugin yung tore, aagawan ng objectives dito and probably mga counter-attack yung mga pasukan nila dito para sa side ng GXR. And yung question kasi dito eh, paano sasabayan ni Spear using the Pantheon, yung galawan, yung rotation dito ni Jassie using the Lee Sin? And we know naman kasi itong si Jassie pag nakuha niya yung isa sa mga champions niya, which is the Lee Sin nga, sobrang bilis niyang gumalaw sa mapa natin. And hindi lang mabilis eh, talagang pumapasok sila ng torre or ng torrent dito just to get a kill. And NXP, we can say na ito yung mga komportableng champion din nila eh, especially si Jashi, no? And Galaxy Racer, di naman natin sila dinadaw. Pero ang question kasi dito, ang pinaka-crucial kasi dito is si Spear, kung paano talaga siya mag-rotate dun sa mapa niya. Karon lang dito si Arisen and the etong hindi naman sila masyadong magane, magpapatayin talagang freeze lane lang or magpa-farm lang sila. And we know naman yung Piora kasi one of champions sa pwede rin talaga mag-stay lane or mag-split push dito sa Wild Rift natin. So we can say na pag merong objectives like especially the DR, pwede nating sabihin na baka itong Piora sumama sa clash while si sa Camille sumama sa clash while Piora mag-stay lang siya sa lane, magtrabaho lang talaga ang gagawin niya. So pre-farm, 'di ba? So utakan lang eh, trills lang eh. So Galaxy Racer next piece, sobrang exciting nito, Yasumiyaw. Titingnan natin kung sino ba ang mas mabilis kumuha ng objective at sino rin na mas mabilis kumuha ng rotation and the kills as well. And in just a minute, mga kaibigan, hinihintay lang natin dito yung game number 1 na mag-start. At sa mga nanonood dyan guys, supportan nyo itong dalawang teams natin dahil ito na ang huling laro para sa araw ng North Luzon. At next week, ang laban na natin, Yasumiyaw, ang mga bracket ng mga nanalo sa digmaan na matutugo. The South Luzon, lahat ng magaling nandun. Lahat ng mga ng additional, kumbaga hindi kasi sila nag-ganay, North Luzon eh. Ito yung North Luzon natin, we have Next Play Esports, Team Secret, GXR, tsaka APH, man. Sa South Luzon, lahat kulang ang, actually kulang ang apat na kulang ang apat na spot para mag-qualify. Kasi andun yung mostly kilala din natin teams. And yun nga lang, apat lang talaga yung magka-qualify. Sadly, yung ibang mga teams na sinusuportahan natin, hindi sila nakapasok. Maybe, actually there's a loophole, pero napaka-tricky nun. But anyway, next week natin, napakadugo talaga. And parang ang hirap sabihin kung sino mag-i-stand out na tatanghalin namang King of the South. Kasi meron na tayong King of the North. Ngayon naman, King of the South. Pero malay mo, Emperor of the South. Malay mo, hindi King, di ba? Emperor. Ano ba mas mataas? Emperor o King? Parang halos pa rin. Parang Emperor eh. Kasi pag King kasi, isang city lang eh. Hindi ko alam kung tama yung... Emperor kasi parang isang bansa eh. Parang ganun eh. Parang ganun. Hindi ko alam. Basta palakasan eh. Yun. Kalakasan na lang. It is what it is, man. Sa South, talagang madugo yan. Pero this time, eto muna tayo. Galaxy Racer and Next Play. Sabihin natin Galaxy Racer, lalaban na lang nila to for the 50K. Kung sakaling matatalo nila dito ang Next Play, that's a 50k GCP na pwede nilang makuha or pwedeng magdagdag na pang Starbs bro yung sa Next Play Esports dito, man. Pagtapos ng series na to, man, pwede tayo VGC bro. Charot na. But anyway, pwedeng madagdagan dito ng 50k GCP yung side ng Next Play
esports kung matatalo nila na matatalo nila dito yung GXR. Yep, and with the score no kanina nakita natin 400,000 Team Secret. Sobrang taas noon. While NXP, kung di ako nagkakamali, 300 lang, no? Pero mukhang magsisimula na ang laban natin, mga kaibigan. Yep. This is gonna be the laning mula dito sa both teams natin between NXP versus the Galaxy Racer. JC, sa may bandang gitna, kalaban niya si Chulay. And kung mapapansin natin dito, yung opposition ng both teams natin, kayo na ang bahala humusga kung sino ang lamang at sino ang dihado dito. At isa lang masasabi ko, gamit na gamit ang Aurelion Sol sa Galaxy Racer. Literal na Galaxy, no? Talagang parang mascot na nila to eh. Si, ano eh, si Aisol eh. Yeah, yeah. Kasi andun na sa pangalan nila, men. So kung Galaxy pangalan nyo, Galaxy din ang kaninang champion dito. Aisol lang kasagutan. Pero medyo maiba tayo, parang Bertie. Without the names of the players or the teams aside, sa match-up ng middle lane, sinong mas lamang? Aisol or Ziggs? Aisol, lamang ang Aisol dito sa Diana. Celestial expansion niya and mas mabilis din siyang ano eh, mas mabilis din siyang mag-clear waves. Ang problema kasi dito kay Ziggs, kailangan niyang gumamit ng mana para mag-clear waves. Si Aisol kasi never, di mo kailangan gumamit ng mana. Passive, parang passive mo na yung Celestial expansion mo eh. Diba? So, all you have to do is expand mo yung Celestial, expand mo lang, hintay mo lang tumama dun sa dito sa mga minions. O, parang magiging safe play ka lang talaga. And, pero ang problema naman kasi dito sa dalawang players na to or dalawang champions na to, yung Ziggs kasi more on objectives talaga siya, especially the towers. And mas mabilis din siyang magbigay ng damage sa kalaban because of the mega inferno bomb na meron tayo. Pero ito na, Yasumiyaw, magsisimula na ang game number 1 between the Galaxy Racer versus the Next Play Esports best of 3 series. And tignan natin kung sino ba mananalo. Tignan mo, si GXR Pau. Oh. Hindi siya gumagalaw sa base. Ano nangyari dito sa side ng GXR? Hindi tayo sure. But anyway, I think this is a classic laning nga. Dragon lanes to dragon lanes, mid lanes to mid lanes. And may sariling mundo dito sa Aryzen and Ikaros, of course. Gaya nga na sabi ni Parang Berking kanina, hindi naman talaga sila magpapatayan. Poke-poke lang. And wala munang sakita ng todo-todo. Still waiting na gumalaw dito itong si Pau on Kaisa. Hopefully, maka-lane na rin siya agad. We're not really sure. But then again, kapag nagpatuloy pa to, talagang raragasa si Uzi dito. Oh, the show must goes on to eh. Hindi ko alam kung the show must goes on. Pero, GXR Pau. Ito yung problema nila. Pero look at the stun and JC. Oh my God. Muntik nang mamatay dito, Yasu. Si JC dito, unting hit na lang. Actually, one hit na lang. Isang one hit na lang. Isang patay na yung na dragon natin. And Chulay, using the Ziggs. Oops, makapag-recall yun. Pero mukhang magkakaroon nata. I think, hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng rematch. But look at this. Next Play Esports and the rest of Galaxy Racer. Talaga nagkaka-standoff lang sila. So yung bandang nagkakaano lang dragon. Sila, men. Ano muna? Selfie muna. Selfie. Picture, picture. Selfie. Ano na kasi? Last match, last day. And last week na natin for North Luzon. And so yeah, this just in, magkakaroon nga tayo ng relabi since nagkaroon tayo ng problems on the side ng GXR dito. But then again, babalik kami in babalik tayo sa game in a short while habang nagre-relabi sila. So for now, selfie muna hanggat hindi pa nagre-relabi. Nagkaroon tayo ng onting problema dito sa side ng GXR. Pero tapos na ang ating mga mema dahil pupunta na tayo sa game number 1 of best of 3 series between the Galaxy Racer versus the Next Play Esports. Yasumiyaw, look at the lineup and look at the aggression na ginagawa dito ng NXP. The Galaxy Racer. Chulay na naman, kinakawawa na naman medyo dito itong si JC sa may middle lane. Biruin mo, binabombard ng bomba, literally, itong dragon. Men, dala niya ang kalawakan. Delicates tayo dyan pag pinasabog mo ang kalawakan. But anyway, yun nga, nahihirapan na naman si JC at the middle lane. And good thing, Pau is already moving now. And it seems like nagkaroon nga tayo ng leash pa din for their jungles. And going back to JC, Bertie, tignan mo yung sitwasyon dito ng JC. Medyo duguan na siya dito. Medyo duguan na si paring JC dito kasi ang sakit din talaga ng Conqueror's Ziggs pumapatong. Pero there's a stun mula kay Spear. That is a good flash out para Chulay. Nandito rin ni Sachel. Gumamit na rin siya ng barrier dito. Pero kita mo naman yung damage na binibigay ni paring Spear. And Leonidas is here. The king is here. Galaxy Racer getting the first blood. Yasu.
Yeah, hindi niya pinaabot ng Honey Fruits. Etong Honey Fruit, si Ziggs, oh, eto si Chule, hindi niya pinaabot na hindi man lang natapakan yung Honey Fruit dun eh. Kasi siguro nakatapak siya na mga isa-dalawa. Pwede pa siyang mag-survive. But then again, Chule, hindi na siya nakatouchdown to heal himself. And that's a good rotation coming from this is Sparta Boy, Pantheon, and that's one for the Galaxy Racer para birthday. Yes, and ganda yun. Ang ganda talaga ni Spirit. Favorite niya yun eh, na naghihintay sa gilid. Pero there you go, the Scuttler makukuha mismo ng Galaxy Racer. But disaster with the flash out. Dahil hindi niya na nakuha yung objectives dito sa may bandang Riverside natin. Yasumiao, as of now, NXP, medyo napipressure sila ng Galaxy Racer dito. Yeah, then again, Galaxy Racer, sila yung nagtatry naman pressure against Next Play Esports on the early game. And hopefully nga, at maikip nila yung tempo na to. And Spear, actually, commended dito si Spear kasi pinipilit niya makapag-rotate, maging active sa mapa. And it seems like nagkakaroon tayo ng happening to the bottom lane, Berting. Oh my God, tanggalan taba, disaster! Literal na laging disaster doon ng Galaxy Racer. Ito yung sinasabi natin, ang ganti ng mga api para dito sa game number 1. And look at that, Icarus using the Hexec Ultimato, pero nandito pa rin dito si Yashi at mukhang mabubuhay pa si Icarus doon with the wire. And that is a mamba out para sa kanya, pero hindi pa tapos ang laban natin. Yasumiao, because disaster, gusto pa ng round 2 using the barrel roll sa bandang baba. Yes, indeed. Gusto mo pa talaga ng round 2 and going for the harassment lang talaga yung binabato dito ni Gragas at the bottom lane. Medyo nahuli yata ang the party. Etong si kaibigan JC at the top lane, may daladala siyang kalawakan eh. Kaso wala na doon. Etong si paring Joshy and kadadating lang ulit ni Arasen. So far, hindi naman din nagkakalayo yung net worth natin. Konting kembot lang with the 2K advantage coming from the side ng GXR or kulang-kulang 2K yung kanilang advantage dito sa side ng GXR since early pa naman. And Dragon is about to spawn in less than a minute. Kailangan na nilang mag-prepare para dito, which is ginawa na ng GXR yon nung kanilang Dragon Lane, nakapag TP out na, nakabalik na din, and pumuposition na nga dito yung the rest of the GXR preparing for this Dragon fight. Ocean Drake to. Ocean Drake, yes. Kanta to, kanta. Kanta ang gusto ng Galaxy Racer dito. The Ocean Drake. Mga kaibigan, and look at the movements, no? Yasumiao ng ibang miyembro ng NXP. Gusto nilang i-cheese etong si JC, pero the stun mula dito kay Ating Spear with the Dragon Rage for Yashi. Whirling of Death, pero hindi tatama. Yumi, kasama pang Mega Inferno Bomb para kay Chule, and they will get the kill. And mukhang disimula na nila, Yasumiao, etong DR natin. Yeah, this is going to be a free dragon para sa side ng Next Play Esports. Absent itong si Leon. Itong si Pantheon pala. I mean, ikaw kasi. Absent itong si Pantheon doon sa may pit natin. But at the top lane, parang Berting. Naku po, gumamit pa siya ng barrier niya. Arisen, muntik na mamatay. But Icarus, ladies and gentlemen, with the Hexed Ultimatum doon. Pero look at draw with the Glacial Fissure dito. Mga kaibigan, ito na yung shield ni Paring Brom. Pero masyado ata siyang malalim dito. At hindi niya mapapatay mismo yung dalawang miyembro ng Next Play Esports. Pero hindi pa rin tapos ang laban natin Spear. Binato niya ng Spear. Chulay dito, pakatamang pangalan lang, pero nandito na rin ibang miyembro ng Galaxy Racer, especially si JC, yung ating dragon na may kasamang Galaxy. Hindi na niya maaabutan yung dalawa pa dito at the top lane, nakakapag-TP out na sila. And in the early game, ayaw mo talagang mag-dive into the tower. Yun nga lang, napabayaan nila yung bottom turret nila dito. Wala magagawa dun si Pao, kundi manood na lang kung paano bumagsak yung kanyang tore. And wala din kasi siyang protection dun eh. Wala si Bro, mag-isa lang siya. Suntok sa buwan kung sakaling mapatay niya yung dalawa na nasa bottom lane this early in the match natin. And kaysa just keeping it safe, para kay Pau dito, farming, waiting, being patient para magkaroon sila ng ticking time bomb nga. Pagdating ng late game, saka palang papalo-palo kapag ka nag-online na dito yung power netong kaysa para sa side ng Galaxy Racer. Yup, and Chule dito, mga kaibigan, draw with the fly. And that is a good satchel mula dito kay Chule para hindi ma-proc yung passive dito ng Brom, or hindi siya ma-stun. Pero as of now, no, Yasumiao, we have 13 seconds bago lumabas mismo yung ating Herald. While the NXP, they will go for the Baron din. And as of now,
gusto nilang basagin. Ikaros will go in, pero masyado malayo. Hex ultimatum dito, mga kaibigan. Huling-huli si Uzay, pero look at explosive gas mula dito kay Disaster with a flash in mula kay Uzay. Patay ang Ikaros, patay ang Ibon, pero yung body slamming dito, mama, at mukhang makakapatay pa rin ang dalawang miyembro, ang Galaxy Razor, while the mid lane, Shulei versus Draw, there's a lot of bombs, at mukhang makapatay siya. There go the flash in mula kay Pao and the Sasha as well, pero tatama dito yung Seeker niya, at papapatay rin dito yung ating Ziggs, and that is a trade for the side of Galaxy Razor, also the NXP, Yasumiyaw, ano yung nangyari dun? Yeah, pero hindi pa tapos, kita, Bernie. Hindi pa tapos, naku po, hindi na naman tumama yung stand dito, pero all day, priit dito, ang Draven na malaki ang ulo, nandito na rin yung ibang miyembro ng Galaxy Razor, mga kaibigan, patay mismo yung Draven, pero kita mo naman yung follow-up ng ibang miyembro ng NXP, pero ayan, nandito na, pero kita mo na rin yung damage na binibigay mismo ng ibang miyembro ng Galaxy Razor, na mapapatay pa yung tatlong miyembro, at Ikaros and JC, they want to get Joshy, pero nandito na yung best friend niyan si Chule, para protektahan etong mongheng bulag, at ang ganda na nangyari doon, Yasumiyaw, hindi pa rin tapos ang laban natin sa Sageyo, Attack on Titan ay nandito, Mega for the bomb, Julay will fall down ba? Yes, he will fall down, at hindi niya mapapatay yun, si yung ating Aurelion Soul. Oh, uy, my God, swirling of it. Muntigan ako na balikan yan, men. Yatarp chiwap yun. Pero anyway, ang haba ng teamfight natin at merong poverting. Grabe naman, na ay magpapigil. Pero Herald ay makukuha mismo yun ng Galaxy. Alala ko ba? I think it's... Sige natin kung nanako yun. Pero tapos, mga kaibigan, Glacial Fissure mula dito kay Bro. Mamamatay mismo dito si Joshy. Pero Prit na Prit dito yung ibang miyembro ng Galaxy Razor. Eto na ang Dragon na may kasamang Ephemeral. Pero kita mo naman yung ginagawa mismo ng ibang miyembro ng Galaxy Razor. At yung ating Chulay na may kasamang Granada, binabato-bato pa. At mula na rin mismo yung ibang miyembro ng Galaxy Razor. And Galaxy Razor, mas di-secure nila yung Herald dito. Yasumiyaw, hindi pa rin takot ang laban natin. Look at the damage. Mega Inferno Bomb. Chulay will get the kill. Wala nang buhay dito si JC. At makukuha pa nila yung mid lane turret. Just like that, 8 minutes, wala nang first tower ang Galaxy Razor. Kaya nga, parang Bertin, feeling ko kalahati ng 8 minutes na yun na ubos ang kaka-team fight ng bawat team natin, Galaxy and Xplay Esports. I think hindi naman nanakaw, I guess, yung referral dito sa side ng Galaxy Razor. Sila yata yung nag-umpisa since si Joshy is nagre-respo siya doon kay Chulay. Ayan, up na naman yung Dragon natin. Ang daming nangyari, but sila mang pa rin dito yung Galaxy Razor in terms of the kill, at mukhang dadagdagan pa nila yan dahil kailangan nilang i-stop yung Dragon na ginagawa dito ng side ng Xplay Esports. Parang Berting. Yep, wala silang magawa dito. Rin talaga yung NXP. Look at that. Masyadong aggressive ang ginagawa mismo ng NXP dito. Yasumiyaw, they get a lot of first tower dito sa side ng Galaxy Razor. Yep. So we can say na yung jungle ng Galaxy Razor dito is open na no, for the side of NXP. And as of now, mm-hmm, Galaxy Razor, alam nilang open na yung mga jungle nila. Yep. So ang ginagawa nila dito, kinukuha na kagad nila lang mas paaga para walang makuwang XP, mm-hmm, as well. Itong miyembro ng NXP. Yep, indeed. Lamang man sa kill dito yung side ng GXR, pero mas lamang sa net worth yung NXP dito. Kasi nga, ubus na yung first tier turret na ng side ng GXR. NXPlay Esports, even though nga nawala sa kanila yung Reef Herald, napaka-fair na trade sa kanila. Actually, win-win trade para sa kanila yon yung mga nakuha nila doon. Kasi at the middle lane, the middle fight, walang choice din yung GXR. Right? Kasi it's either mawalan talaga sila ng tore or mabawasan sila furthermore. But then again, they played it kind of safe. Gusto naman nilang protektahan yung tore, pero this is a Ziggs na pinag-uusapan natin. Ang lakas ng turret push niya, especially kapag ka mababa na yung HP ng turret with the such. This is going to be an early Baron para sa side ng next play. Nakikita yata nila dito. Ito si Disaster checking na. Pero ang early na ito, parang birthing. Anong sasabi mo? Yep, masyado pang early. Early pa sa bird. And speaking of Ryzen, speaking of Piora, no, ito na yung ginagawa ni Piora, Yasumiyaw. Talagang nag-stay lane siya sa isang lane para makabasag ng second tower. So, in-expect talaga natin na magkakaroon lagi ng 4v5 clash eh. Pero ang ginagawa dito ni JC, siya yung may pinakakailangan sa clash. Pero siya mismo yung nagde-dep doon mismo, mm-hmm, sa bandang mapa, at mukhang Galaxy Razor, they want to get the first tower here at the Dragon Lane or the Baron Lane, while the rest of NXP, Yasumiyaw, talagang nagre-reset sila, kinukuha na nila yung mga items na gusto nila, dahil anytime pwede na sila mag-BR.
Oo, indeed. Pero ito, Rob, Hextech Ultimatum, that is a good explosive cast, that is a good Glacier Fissure mula ka dito kay ating Broman, that will be si Baring Draw. Pero kita mo naman ang damage din ng ibang miyembro ng NXP dito, OJ going in, Mega Emperor the Bomb, Ikaros using the Flash, gumamit pa rin ng heal dito si Draw. Pero ito na yung ibang miyembro ng NXP, Jashi, ang bulag, sinipa dito si Leonidas. Pero ito si JD, ang late reaction ng Dragon, pero tumama yung dalawang stun at mukhang patay ata dito si Disaster. And this is a disaster para sa kanya, OJ using the Flash para mabuhay pa. But ang sakit ng damage na pinibigay dito ni Baring JD at mukhang mamamatay na rin yung isang player ng NXP, and that will be Yulei. Pero a multiple flash with the safeguard, Jashi is still alive while Arisen, Yasumiyaw, trabaho kung trabaho. Walang personalan dito, pero Spear, kumamay sa niya. Pero kita mo naman yung face talaga ginagawa dito ni Jashi. Another flash para dito kay Draw, at mukhang mamamatay ba siya dito? Hindi siya mamamatay. And Jashi still alive, Yasu. Men, ito yung sa Galaxy Racer, kaysa andun na yung damage ng isang kaysa dito para kay Pau. Level 11 na siya and probably the items are pretty good. I'm not sure kung may IE na siya dito para sa isang kaysa kasi masakit na yun, IE and Blade of the Ruined King if I'm not mistaken. And also, kita mo naman wala na magawa si Chulay doon nung hinabol na siya kay Niller Instinct na rin siya dito ni Kaisa. Wala na siyang magawa doon kasi makapagbato man siya ng bomba, wala naman din siyang mobility gaya ng isang Kaisa as a Ziggs. But anyway, Galaxy Racer, even with all the kills na nakuha nila, lamang pa rin dito yung next play esports kasi ikaw na nagsabi, trabaho Marino para kay Ryzen pero sa Gitna Oh Burting. My God, ang ganda ng pagkaka-exhausting cast. Gumamit pa rin stasis dito si Parin JC pero mukhang mapapatay siya OJ with a free hit. Nandito na yung ating Hexico Filmatum. Ibang miyembro ng NXP nandito na. Walang buhay dito yung ibang miyembro ng Galaxy Racer. At sinasaysa na sila pinapatay mga mismo ng NXP. The Cloud Drake has been respawned. But yung on point doon is the explosive gas ni Disaster, Yasu. Indeed. And Disaster talagang bringing Disaster sa side ng Galaxy Racer. This is an open free dragon na naman para sa side ng Next Play Esports, men. Kung mapapansin natin, Galaxy Racer, you can have all the kill, pero Next Play Esports getting all the objectives. Three dragons na yung nasa kanila, and Elder Dragon Infernal yung susunod natin, or the last dragon na mag-i-spawn dito sa pit natin. Pero lagas na yung mga tori dito ng Galaxy Racer. And Baron, pwedeng mag-baron dito yung Next Play kung makakahuli sila dito, isa, dalawa, tatlo against Galaxy Racer. And mukhang pinupwestohan na rin talaga yan ng Next Play Esports. Parang ginagawa dito ng Next Play Esports, ha? Luring the enemy, making them low, and then later on, pe-pressure nila yon sa kanila habulin. Yun nga lang, kanina the top lane, hindi sila masyadong pinalad kasi sila yung nahabol pabalik at tumama yung stun. Oh my God, huli yata si Chulay dito, pero flash mula kay Chulay. Nag-flash na rin dito si Ikaros, pero mukhang mapapatay siya dito ng ibang miyembro ng NXP. Eto na ang dragon na may kasamang Galaxy, makakaibigan huli ang dalawa. Pero kita mo naman yung finishing mo na ginagawa ni Paring Pau. Pau with a low HP, gumamit ang Killer Instinct, pero siya ang mapapatay dito. Hindi siya ang killer, siya ang mapapatay. Pero kita mo naman yung NXP dito, mga kaibigan. Tatlo na lang, dalawa na lang ang nakitira dito sa side ng Galaxy Racer. What? NXP with the follow-up, Yasumiyaw, ang bilis ng pangyayari dun. Yeah, hindi sila nabawasan dito, there's no casualty, pero Berting. Oh no, may party pa, parang mayonnaise lang. Ladies and gentlemen, OJ trying to get this dragon, and that's how you train your dragon. Patay dito si JC, at yun yung ating official team ace, brought you by Oppo Reno 5. NXP, ladies and gentlemen, getting the third tower dito mismo sa mid lane. Actually, ma-asim yon para sa sign ng GXR. Sila na yung low health, sila pa yung nagma-asim. And then again, kumpleto yung HP dito ng side ng Next Play Esports. Bawas ng isang member na, which is etong si Disaster. I was thinking na baka mag-rotate sila on the Baron o baka reset muna, then pwedeng mag-Baron. Kaso nga lang, GXR, paspon na dito etong si Spartan Boy, X-Pier, and also, andito pa rin naman si Pau. Pabuhay na dito in the rest ng Galaxy Racer. Hindi sila, hindi sila magbabaron as for now. I think they might want to go for another push. Nabasag na, nabutas na yung middle dito ng GXR. GXR yep. Though, they have to hold on. Uy, grabe naman yung knockout na yun. I think na-knockout yun. Grabe yung na-knockout ng Sonic Wave, hindi man lang gumamit ng smite. Oo, man. Sinipa lang eh. Kinami-hami lang ng very, very light. Uy, sa akin yan ah. Okay, thank you. Ganun parang, lang eh. Parang nag-glitch ka para sa kalaban mo. And look at this.
the advantage mula dito sa side ng NXP at ibang miyembro ngayon ng Galaxy Racer. Gigil na gigil. Heto na si Icarus sa Sagio with the Hexic Ultimatum. Walang buhay dito si Parijashi. Nagpop na yung kayang GA. While the rest of NXP ay malayo sa kanila. Special feature. Talagang sure na sure para mapatay mismo si Jashi na makulit. At ito yung Galaxy. Ganti ng api Yasu. Yeah, kailangan po ng Galaxy Racer yung mga pahuli-huli ng isa-isa. Pero MIB yata, dami nila inverting. Oh no! The Mega Inferno Bomb! Nagulat dito ang Galaxy Racer! Dito mo naman si Panong Bro! Oh. Ito na si Next Day Esports and Icarus! Ladies and gentlemen, wala na siya buhay! Naghihigalo na dito yung Kamilati at mga susunod na si Leon Nightas at yung ating NXT! Ladies and gentlemen, pupatay sila ng apat na player. I mean, tatlong players no, sa side ng Galaxy Racer. Then Yasuo Miyao, they will go for the third tower. Di matapos ang laban natin si Sasuke with the flash in. Using the body slam. Ito na yung Shana may kapal para makulat lang. Pero kita mo naman yung Mega Inferno ba para lang maklito mismo sa may bandang baba. At susunod na nila tapusin ito. Yung Draven na malaki ang ulo. Ang Next Play Esports ang natapos. And they will get the game number one para dito sa best of three series between NXT versus the Galaxy Racer. Yes, tama ka doon, paring Berting. And napakadaming team fights.